Maganda kong bahala mga kapatid. Ikinalulungkot po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal ng Kristiyan. Ngayon po ay 33 linggo sa karaniwang panahon. Pansitayin po tayo. Muli padamhin sa ating katawan ang tubig. Patak nawa nito, mamahulugan, biyaya, kabanalan. Ama naming mga pangyarihan, nilaupong sa tubig na bukal ng buhay at nagpagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na binibigay sa mga hinirang na itanggapin. Hinihiling po namin, marapatin mong paspasan ang tubig na ito na ngayon nais namin mawisik sa aming katawan. Pagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong binigay ng kami pinyagan at ipagsanggalan rawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong kagaluhan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Thank you.
Kaysa'y inawatay ng mga pangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pangundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupulit at sa salamat. Pag-indapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya doon sa buhay na walang hanggan. Gloria in excelsis Deo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hal. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae noon, at siya'y nangyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang sili para matuluyan niya tuwing pupunta dito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
karapatan mo'y laging sasamitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sinatamang langit ang iyong katapatan. Papalad ang tao sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon, ikaw'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang katawan, kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing niya kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay na muli si Kristo pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya na minsanang para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umibig sa Ama o sa Ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig na hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin
ay hindi karapat-dapat sa atin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan ito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang tao matuwid dahil na siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa tao matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tiniti ako sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Cristo, pansiupo po tayo. Kung noong nakalipas na linggo, ang sagot sa tanong, ano ang ibig sabihin na maging isang Kristiyano, maging isang alagad ni Kristo, ang narinig nating sagot, ikaw ay walang pinatatakutan. Ang iyong pinangahawakan ay ang pagmamahal ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon naman, mga kinikilig, sa pareho ding kakalungan, anong ibig sabihin na kayo, ako, tayo, ay mga Kristiyano? Sa ating ngayon, ipinibigay ang karagdagang aral na tayo'y nakikilala sa pagmamahal natin sa Diyos at sa Panginoon ng higit sa lahat. Higit kanino paman, higit mas kinasa sariling buhay. At iyan ang inilarawan ng pangungusap na sa unang dinig ay tila sobra naman yata. Ang umibig daw sa asawa, sa anak, sa pamilya, nang higit pa sa pag-ibig sa kanya, ay hindi karapat-dapat. Ito yung katumbas na nasusulat sa matandang tipan kung saan nang sinasabi ang Diyos ay mapanibugho. Alalakumbaga, wala siyang tatanggapin na ugnayan na siya'y pumapangalawa kanino paman. Ang Diyos ay walang sinusundan. Siya ang una, siya ang higit, siya ang pinakamahalaga kanino paman, saan man, kailanman. At ito yung sa larawan ni Jesus, bakit? Kahit anong nasyon, kahit anong lahi, pamilya, yan ang napakahalaga. Asawa mo, kabiyak ang tawag. Kayong dalawa, buo. Pag nawala yung kabiyak mo, ay naman natin, kulang ka. Kulang-kulang. Anak mo, para sa kanila ay kayo nabubuhay. Ngunit sabi ni Jesus, higit pa sa lahat ng ito. Sa totoo lang, higit pa sa sarili mo. Ang buhay mo, at iyan ay sa larawang pangalawa. Kung ang unang larawan ay pamilya, ikalawang larawan na ginawang sukatan ni Jesus ay ang sariling buhay. At ito ang binibigyang tanda ng krus. Bakit? At dito'y malinaw. Si Jesus ngayon, sarili niya ang ganyang ginagawang sukatan. Sino ang ipasa ng krus? Kaibala, sino yung nagtugo upang iyalay ang sarili? Siya mismo. Kaya sino man na nagamahal, taglayin ang kanyang pangalan, tagurin ang Kristiyano maging kanyang alagad, dapat kasupat siya ni Kristo. Dapat ang panunukat ni Kristo'y gamitin niya sa sarili. Sariling buhay, inialay para sa kalwalatian ng Ama. Ngayon mga kinikiliw,
ang ating tanong ay, bakit? At ang sagot ay, sapagkat Diyos ang tanging makapagbibigay noong gantimpala, at ang salitang ginamit ay gantimpala, ito ay isang kaloob, ito'y wala sa iyo, ito'y bigay, ito'y tatanggapin mo lamang. Gantimpala, hindi sapagkat napanalunan mo, hindi mo ito karapatan. Ito'y gantimpala sapagkat ito ang katuparan ng iyong hinahangad, ng iyong hinahanap, ng iyong nilalayon. Ito'y yung kalubusan ng iyong pagkatao. Kaya gantimpala ang tawag. Ito'y yung kabukuan. At ito'y tanging Diyos sa mga pagbibigay. Kung kaya tao tiyakin mo, ikaw ay lubos na para sa Diyos upang ang tanging Diyos ang mga pagbibigay. Itong iyong hinahangad, itong iyong kailangan. Ito nga mula sa Kanya, iyong makamtan. Ngayong mga panahong ito, na kung saan napakarami tayong listahan ng mga bagay na kailangan at minamahalaga, tayo ay lagi nang tinitimbang. Kasukat ba natin ang Ebanghelyo ni Kristo? Masasabi ba na ito ang ating aalin tuntunin? Kanina sa radyo ako'y tinanong, Monsignor, yung pong mga kapatid natin sa Marawi, alam natin na nung sila'y tinatanong na ISIS, Kristiyano o Muslim? At alam natin na kaya naligtas, nagkunwari na Muslim. Iyon ba'y ano? Iyon ba'y pagtatatuwa? Hindi. Iyon ba ay kakulangan ng tapang katulad ng hinahanap ni Kristo, pasanin mo ang krus? Hindi. Ang mga ito, kaharap ay kaaway na ikaw na ay hindi lamang nabubulagan kung hindi mga duling na duling sa kanilang ideolohiya. At ito hindi mo pinapatuloy. Kaya mga Muslim mismo ang nagudyok sa mga Kristiyano, huwag kayong magsasalita, huwag kayong magpapahayag na kung sino kayo, basta tayong lahat ay Muslim. Ito'y hindi kaluwagan. Ito ay yung hindi pagpatol sa kabulagan ng iyong karap. At nabanggit ko nga, ang unang Pilipinong santo, si Lorenzo Ruiz, sa ganoong katayuan, siya man ay nagpunta sa Japan kasama ng mga Dominikanong misyonero. Lihim sila, hindi nila ay pinagpapalita sa lahat na sila mga Kristiyano. Patago, palihim, sila'y nangangaral, hinahanap ang mga kapanahit. Ngunit nang sila'y mahuli, at sila ngayon ay pamiliin, buhay mo o pananampalataya mo sa Diyos mo. At patid natin ang naging sagot ni San Lorenzo Ruiz, 1,000 buhay ko, ibibigay ko. Ngunit ang Diyos ko, hindi ko itatatuwa, ipagkakanulo. Kapag ikaw ngayon ay pinamili na, ikaw ba'y may tapang na katulad ng kay Lorenzo? Ngunit, yung mga tagpong ganoon ay pambihira, mga kababayan. Ang ating lahat ay yung pangaraw-araw na kung saan ni walang tututok sa iyo, walang patalim, walang barig. Ikaw ay naroon buong laya, mamimili ka. Alin ang pipiliin ko? Itong pornografiya, isang click lamang. Cybersex, yun yun. Ano ang pipiliin ko? Ano ang aking paninindigan? Pagkakataon ko na, siyempre yung lukuhin.
Luluguhin ko ba? At nang makapas sa akin ang pera, ano ang aking tunay na minamahalaga? Ano ang aking pinapanginoon? Ano ang aking dinidiyos? Yun. Lahat ng ito'y pauwi. Saan? Sa kauna-unahan at pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao. Ito yung utos noong pa, panahon ni Moses. Wala kang ibang Diyos na sasambahin maliban sa Panginoon. Mga kinikilig, sa ating kapaligiran, tayo pa'y saksi na sumasampalataya na tayo sa Diyos at ang pagsampalataya natin ay doon nakikita sa ating pagpili, sa ating desisyon, sa ating galaw, sa ating gawa, sa ating pakikitungo, sa ano paman, kanino paman. Diyos higit sa lahat sapagkat tanging siya ang mga pagbibigay ng tunay na buhay. Ang buhay sa kabila ng krus, ang buhay na walang hangganan, ang buhay ng kadalisayan at kalubusan. Sino ang aking Diyos? Amen. Magsitayin po tayo. Ating obispo, mga pari at iba pang pinunong religyoso.
Nawa sila'y laging maging inspirasyon natin sa kanilang mabuting halimbawa ng pagiging bukas pala at handang tumulong sa nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, hinihingi ang pag-ibig. Para sa ating mga pinulong pambayan, nawa, tanggapin nila ang mga dayuhan at mga refugees at tulungan nila ang mga itong makibagay sa kanilang bagong kapaligiran at sa gayon, sila'y maging kapakipakinabang na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, hinihingi ang pag-ibig. Para sa ating pamamayanan sa parokya at mga kapisan dito. Nawa, bukas palad natin tanggapin bilang mga kapatid ang mga bagong kaanib at dulutan sila ng pakikipagkaisa at iwalang kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, hinihingi ang pag-ibig. Para sa mahihirap sa ating pamayanan. Nawa makita nila si Jesus sa pag-ibig at kabaitan ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, hinihingi ang pag-ibig. Tahimik natin ipanalangin ang ating sarili-sariling kahilingan. Panginoon, ang lahat ng kabaitan, itulad mo po kami sa iyo sa lahat ng aming mga makakatagpo sa araw nito. Tulutan mo po ang kami man ay tanggapin mo sa kariyan ng kaligayahan walang hanggan kung saan ka nabubuhay at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Ng sama-samang pagsamba ay maging galugod
sa ating Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama, kami yung pinamaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalaw mo po ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kaludugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming mga pangyarihin, tunay kong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandaan loob, kami yung pinukot upang iyong itampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming pinaligtan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ang magandang paraang may manguna sa amin para ikay balikan. Kaya kami yung minamalala ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkaligaw ng landas. Kaya isa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang mampay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ibinigay sa kaniyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang apunin, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapakawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdaman natin ang pananampalataya. Thank you.
Kaya ninyari po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na mag-ibang mag-alay sumamba sa iyong harap. Sinasamo namin na kami tatanggap sa katawan ng dugo ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong Santa Iglesia na ganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Dahil mo, bihirin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asang sila ay muli magbuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumanan, tawan sila at pinuhin sa inyong kailuwayagan. Tawan mo at panin sa atin kami lahat na magkasal ay magbuhay na walang buka. Kaysa ang mahal na bihis Maria, kaya ng Diyos, isa ang mga apostol at ang mga lahat ng mga batal na nabuhay dito sa Diyos ng talugod-lugod sa iyo na ipagbiwan at buhay ng mga dami at pagtukuri sa ikararanan mo sa mga magigil na iyong anak na aming Panginoon na Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayong tagapin si Jesus upang ang kanyang sukatan ay siya rin nating isa buhay. Magpasa ng krus, kailangan natin kanyang lakas, kanyang tapang, kanyang alam sa pagmamahal. Awitin muna natin panalangin habilin niya sa atin. Aming manunugos.
isa ng isa na alam ang marami naming kasalanan at mga kapabayaan. Pagbuwas at tingnan mo pa yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagloban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagpabago, alinsunod sa iyong kalooban na bubuhay ka nagamari, magpasa, walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga ginigiling, maangkin natin ang biyaya ng Ama kung tayo dito ay gumagawa naman ng ating magagawa. Magpatihan ko. Thank you.
pagmamahal, buhayin nawa kami ng iyong hinihain at aming pinagsaluhin upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiluhin po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong bumunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasa ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kararitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kami kumalina sa halip na kalinain, maglingkod sa halip na paglipuran. Huwag po sana kami magkangad ng karamihan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Hinihiling mo po namin ang inyong pansin. Before the end of this Mass, there will be a second collection for the ongoing waterproofing of the Edsa Shrine structure. Once again, we appeal to your generous hearts for support. Secondly, and lastly, there is an ongoing liturgical exhibit upstairs at the Servian Hall after every Mass. So anyone who's interested, please just go up. Thank you for your attention. Samantalang ginagawa ang second collection para sa patuloy na pagpapaayos ng Dom Edsa Shrine, ngayon muna ninyong balitaan ang kayo ng ilan. Ako po'y nagagalak kung si Father Soriano ay kasama natin, isa sa ating mga matatanggang pari, liberado na mula sa diocese ng DSP. At nakagagalak po na kami nung isang buwan ay nagdiwang ng Father's Day kasama si Father at doon kami inanggap sa St. Teresa's Parish. Diyan sa Antipolo. Pagdatingan ng mga pari sa iba't ibang lugar, si Archbishop Soc Villegas na dating rector dito sa shrine, padala niya walong matatandang pari. Aktibong-aktibo po ang linggayang dagupan. At nakatutuwa na ang mga parokyano naman, tinanggap kami ng mulugod at ginawang memorable sa mga retired and sick Filipino priests yung aming Father's Day. Yung kasunod po namin pagdirimang pagtitipon, pagkat kami ay nagtitipon-tipon, ako sa episodes ay gumagawa ng dahilan para meron kami pagdiwang. Susunod na pagtitipon namin ay doon naman sa Silang Kapike. Sa Veranda, isang event place ng isa nating mahal na kaibigan, inanyayan yung Priest Day, the Feast of St. John Mary Vianney. Gagawin namin niyo palagi the nearest Saturday this year on the exact date. Doon namin sa Silang Kapiti gagawin at natitiyak ko matatandang pare. They will enjoy, they will have a lot of fun being together. Mga kasamahan, mga kaeskwela, mga kaibigan coming from all the dioceses around the country.
ang hindi lamang natin nakakasama ay taga Mindanao, sabagay napakalayo, logistics ang problema. Maganda sana kung lahat ng pare pwede nating dalhin sa Marawi o kaya sa Iligan at doon mag-celebrate. Darating din ang panahon, magagawa natin yan. Tapos na ba yung second collection? Okay. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya na ating mahabaging Diyos at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayong lahat ay dapat magsikap, maging karapat-dapat kay Kristo Jesus. Mahalin natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Dala ang krus. Salamat sa Diyos.